Hello guys! Magandang araw po. Kumusta na po kayo? So ngayon pong araw na to ay mag-vlog ako about sa mga skincare products na aking ginagamit. So sana po makapimpart ako ng konting tips or any idea na pwede kong ma-share at sana po na magustuhan nyo. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung bell button para sa notification at sana po magustuhan nyo ang video na to. Okay, about po sa skincare products na ginagamit ko. Alam nyo guys, nakapag-haul ako sa Watson. So talagang, grabe. Paluluwal ka talaga ng pera. As in, dami-dami mo mabibili ng mga beauty care product. I have here, ta-da-da! Isang basket ng mga anikanik. So, syempre, unang-una, hindi ko kakalimutan ang aking pampaganda. And I am already 46 years old, thanks God. At sa 46 years na yon, ito na rin po naman ang resulta ng skin ko. So, hindi naman po perfect, pero may nakikita ako na result kung ano man yung mga ginagamit ko at minimaintain ko sa mukha ko. Talagang, I'm happy. So, sana po ma-impart ko yon at magustuhan nyo at pwede nyo rin i-try. Pero po disclaimer, hindi po tayo para-parehas ng skin type. So, kayo po talaga ang maghahanap ng kung ano yung hiyang sa'yo ng mga skincare products kasi mahirap po na magkaroon tayo ng skin damage kasi kaya yan po ang iwasan natin. So, be careful po mga friends kasi yan nga po sa dami ng mga formulated na chemicals sa mga skincare products ngayon, hindi natin basta-basta pagtitiwalaan. Kailangan talagang or makita muna natin ang review. Mag-check kayo ng reviews. Kung gagastos tayo, gagastos na talagang makakasira din sa atin. Hindi po maganda yun. Practical po. Kung ano po yung hiyang, kahit po yan mura o kahit po mahal, kung yun po yan kailangan ng skin natin, go po tayo dun. Ako po ganyan ako eh. So, kapag maganda sa skin ko, talagang minimaintain ko siya. I'm 12 years na dito sa Kuwait, pero talagang ngayon ko lang nakuha yung magandang kumbaga formula sa skin ko. Talagang yun lang talaga yun. Kasi dati, ang dami-dami ko na nagamit, talagang walang effect. Kasi nga, ang problema ng skin ko is very dry. Especially po sa face, talagang kahit anong gawin ko, yung mga branded pa, yung makikita pa natin na mga promoted na mga brands sa market. Na-try ko na din yan, pero talagang walang effect. Talagang grabe yung dryness ng mukha ko. Kaya po, yung papakita ko, binili ko sa Pilipinas. At meron din pong halo dito na dito ko na rin nabili. So, papakita ko sa inyo. Sa normal na ginagawa ko sa araw-araw, meron akong dati ng ginagamit na Kojic soap. So, ito yun ang Kojic soap. So, lagi ko tong pinapabili sa Pilipinas. So, kung ako man po umuwi, bumibili talaga ako dito para meron kong stock dito. So, ang ginagawa ko dito para tumagal tong bar na to, sinislice-slice ko po siya para naman tipid. Ikawa, I am using a toner after na mag-cleanse ako ng face with a Kojic soap. Nagtotoner po ako at ito po ang ginagamit ko. Rose Pixie Rose Tonic. Ito pong Pixie Rose Tonic na to. Medyo may kamahalan. Pero, ayan nga po sinasabi ko na kahit mahal po, mura man siya, kung talagang effective sa mukha, go tayo. Kaya, pikit mata kong binili to. At yun na nga, 250 ml. More than half na siya. Titingnan ko kung naubos to. Hindi ko lang alam kung bibili pa ako or magsiswits ako ng another toner. At meron akong free sa Fresh Skin Love na Jeju Aloe Ice.
Ito po yung ginagamit ko in the evening. At minimix ko po siya ng vitamin E oil. So ito pong dalawang to, minimix ko siya. Masasabi ko na recommended ko na gamitin niyo. At talaga maganda po. Ito na po siya. I have another moisturizing cream. At ito ang Cetaphil. Maganda talaga to kahit sa babies, kahit pa sa anong mga ages. So ngayon, ito po Cetaphil, medyo din may kamahalan. Basta makakapag-solve ng problema ng skin ko dahil nga sa dryness na masyado. So ito po yung ginagamit ko. Cetaphil Moisturizing Cream. Hindi po pwedeng wala ko nito. Kasi pag ito, hindi ko nailagay. Nako! Ayan na sinasabi na dryness is next to ugliness. Kaya lagi akong meron nito. Kaya kahit anong mangyari, hindi ko ito ititigil. Talagang ito. The best shit. Yes, tada! Itong dalawang to, talagang hindi ko ito pwedeng itigil din. Kasi nga, ito, sunscreen. From my foundation effect na siya. Kaya, ito ang laging ginagamit ko. So, ito yung ginamit ko nga ngayon. Belo yan. Tapos yun nga pala na talagang dito rin ako natutong gumamit ng sunscreen kasi nga po dahil nga sa nag-reach kami ng 52 to 55 degrees pag summer time talaga. So, kailangan talaga ng matinding sunblock. So, hindi to nawawala. Meron ako dito na nag-change ako ng sabon. Sabon na ginagamit ko ay olive oil soap. The best din po ito. Talagang proven and tested ko rin. Na talagang kahit anong mangyari, hindi ko nawawala sa akin. Kasi ito pong olive oil soap na to, talaga nag-neutralize siya ng skin. Kung meron mga imperfection or meron man mga problema, talagang nababalance nito. Kasi meron na siyang, bukod sa olive oil na natural, may peptide siya at may vitamin E din siya na nag-nourish ng skin natin. Paraben free din, no alcohol content, kaya maganda po ito. So, kapag nag-flare up yung mukha ko nga sa sobrang kape, ito lang ginagamit ko. Plus yung vitamin E oil ko, siya lang yung talagang nakakapakalma ng aking mukha. So, pag okay na, pag kalmado na siya, magbabalik na naman ako sa routine. At yun nga po, sa sawa ng Diyos, matagal po ako ngayon na hindi ako inatake ng eczema ko. Reserve ko lang to. Anytime, nag-flare up yan, andito siya. I will try some vitamins, oral, pero vitamin C plus collagen. Ina-try ko kasi napabili ko to sa Pilipinas at nakita ko to na endorsement to ni Miss Bea Alonso. So, this one. So, vitamin C plus collagen. So, ayan. Ayan siya. 10 capsules plus parang 100 plus sa blister pack siya. Na-try ko muna siya kaya hindi pa muna ako nagpapabili ng marami. May uwi ng katrabaho ko, baka magpabili ako ng marami nito. So, natry ko lang. Ay nako, hindi pa po ako nag-aalmusal. Kagagaling ko yung church, wala pa akong almusal. Ayan siya. Kasi nga po, dapat ang vitamin C, dapat nakalagay siya sa ganitong pack. Hindi siya pwedeng mano ng light. Kasi mawala ang potency na vitamin C. Kaya nga, potency. Kasi ang potent ng vitamin C is talaga intact with this kind of packing. Meron akong collagen essence sheet, mask sheet. So, sa Watson, 50 pesos, 55 pesos each. So, ayan. Ito try ko din. Alam you guys, hindi ako masyadong fan ng mask. Talagang ewan ko lang. Basta yung talagang pinaka-routine ko lang, yun lang. Uso sa market at kahit sa online selling, uso po ito. So, nabili ko to sa kaibigan ko. Parang nagdadalawang isip ako na gamitin siya.
sabi ko, during winter, gagamitin ko na to, itatry ko. Ito pa yung very common na set na to. Yung mga maraming set nito eh. Maraming mga manufacturer na lumalabas ng mga ganitong set. So, meron siyang Kojic soap, meron siyang rejuvenating cream, meron siyang toner. So, yun pong set na yan. May sunscreen. So, isang set na po yan. Ito pala, Brilliant Skin. So, Brilliant Skin Rejuvenating Facial Set. May another set ako, pero iba yung brand. At ito ay ang Bright Face Kit. Yan. Yun din po. May toner, may Kojic soap, may rejuvenating cream, at meron din sunscreen gel. So, halos parehas lang. Hindi ko alam kung ano yung talagang ang difference nila sa ingredients na packing na to. So, titingnan ko. I-review ko to bago gamitin at talagang bubusisihin ko to. Sana po nagustuhan nyo ang aking video at aking vlog. Sana meron kayo na po ang tips. At sana po mag-subscribe kayo. Huwag nyo po kalimutan. At yun nga po na bago lang po talaga ako dito sa YouTube, kaya wala pa po talaga akong lakas ng loob na magbigay talaga ng magandang video. May comment po kayo, talagang sorry po, pero I'm trying my best na ma-deliver ko lahat yung ano man po yung gusto kong sabihin at ma-share sa inyo. So, sa araw na to, itong vlog na to, talagang yun lang po yung talagang content ko na papakita ko sa inyo kung ano yung mga skincare products na favorite ko at nagagamit ko rin sa araw-araw. Kasi po, syempre, dapat lang na maging practical tayo kung ano man po yun na gusto natin. Kaya po na maging maingat lang po tayo sa pagpili ng skincare products natin. At makikita nyo po na ang skin ko, sabi ko nga sa inyo na hindi naman siya perfect, pero talagang in my age at 46 years old, talagang natutuwa naman ako at meron pa akong ganitong klase ng skin. Sana po nagustuhan nyo at maraming salamat at abangan nyo po at sana po mag-subscribe kayo sa akin channel. Maraming salamat! Have a good day! Bye!